all time. It's your birthday. It's your birthday. Happy birthday sa mga may birthday. Happy ngayon. Birthday. Happy birthday. Let us. It's a great day. That's what we say. Maigi sana kung yung araw-araw gawin nating happy birthday. Siguro ang ganda ng mundo, walang away, ano? Puro may birthday ang lahat ng tao eh. Imaginein mo, sisirain mo ba yung araw mo? May birthday. May birthday, birthday, birthday. Happy birthday ho sa may mga birthday. Ang topic ho natin sa araw na to, mga bossing ko. Ha? Mga bossing. Lagi ako nakatingin. Dapat nakatingin ako dito. Ito yung camera eh. Oh. So, ang topic natin, mga bossing ko, teka lang, ayusin ko to. Ayan. Ha? Ang topic ko ngayon is tungkol ho sa number one. Yung tinatawag na COS at saka JO. Ha? Tungkol ito sa DSWD. DSWD. Ayan. Ito po ay, bakit ang dilim? Ito po ay request ni, dapat pala ayusin ko yung, taglit lang, hindi ako, itong aking, tanggalin na nga kita. Ayan. Dilim pa rin. Hindi ko pwede itapon to. Okay. Madilim ano? Bakit ka madilim? Okay. DSWD. Request ito ni Mau. Ha? Eh sir, sino ba yung si Mau na yan? O, eto si Mau. Ayan. May mga problema ang mga DSWD dahil sa BIR, punyeta, BIR na naman. Then, yan si Mau. Pasalamatan yung mga taga DSWD, itong si Mau rin Brasa, dahil i-discuss ko yung problem niyo sa taxation dahil sa kanya, ha? Si Mau rin Brasa. Kaibigan nyo siya, eh. Ha? So, i-discuss ko rin sa araw na to yung tungkol ho sa books of accounts. And then, yung resibo. Ano ho benefits ng resibo.ph? Ayan. Books of accounts. Resibo.ph, i-discuss ko sa araw na to. Yes! Mag-umpisa na tayo para wala tayong nauubos na oras. Of course. Ito ko rin yan eh. Start tayo! Okay, pumunta kasi yung mga taga-BIR sa ano? Sa DSWD at saka nag-conduct ng seminar. Sabi ng mga taga-BIR, o kayong mga taga-DSWD, na mga may job order o COS, ibig sabihin ng COS, contract of service. COS, contract of service. JO, job, job ano ba yun? Job order. Ang tagal. So ngayon, para malaman natin kung anong tax ang gagamitin natin, yung tax rate na gagamitin natin sa mga DSWD, makinig ho kayo mga kasama, hindi lang ho ito pang DSWD. Lahat ho, pag nanalo isang politiko, mag-JJO yan eh. O, pag sinabing JO, job order. Libo-libo ang empleyadong kukunin nila. Okay? Libo-libo yung empleyadong kukunin nila. So, baka isa ka ron, alamin mo anong tax ang i-impose sa'yo. Kasi mamaya, katulad nitong BIR official na nagpunta sa DSWD, sinasabi niya na, oh, Mr. Maestro, ha? Ikaw, DSWD, ha? Social worker ka, may lisensya ka ng social worker, ang pagpapile mo ng tax return mo, dapat kung saan ka may business o principal place of business. Kung wala ka naman principal place of business,
Eh di sa bahay mo, yan ang principal place of business mo. Mali. Mali yung sinasabi ng BIR official na yan, mga kasama, mga taga DSWD, lab na lab kayo ni Mau, ha? So ngayon, pag-aralan natin kung bakit mali. Ang employee, ang kinukuha ho ng DSWD, dalawang klase ng tao. Mukhang mali itong nakuha ko. Ay, mali nga. Mali. DSWD, sandali lang. DSWD, job order circular. Ino ang kukunin ko eh. Okay, wait lang po para maintindihan po ninyo yung pinag-uusapan natin. Ayan. Sorry ah, mali yung aking... Eh, ito pala, nandi dito. Yan, mali. Balik. Ayun, ito po yung circular. Paano ko ito palalakihin? Joint Circular 2008. Matutuwa lahat ng mga may naka-job order pag nalaman nyo ito. Job Order Circular DSWD. Dapat makuha natin totoong memorandum eh. Ito ata pwede to. O ito. Halimbawa rito. Ay nako. Nawala na. Nawala ka na naman. Okay. Ganito ho kasi. Mauubos ang oras natin. O, kayo mga taga DSWD. Ah, maganda pala. Ito ho yung kailangan yung circular. Ayan, kung nakikita ho nyo, ang liit kasi. Ito ho yung kailangan yung circular kung para malaman po ninyo kung kayo ay taxable o hindi. Pag ang kontrata nyo ho, nakasulat, COS ho kayo, ah. Contract of Service. Ang dating ho niyan, professional fee ho yung ibinabayad sa inyo ng DSWD. Sorry. Pag ang kayo kahit sa ang government agency, hindi lang DSWD, TPWH, BIR, DOF, DOH, yung mga nurses na kinukuha ng BIR, pag ang ano po ninyo, ang kontrata nyo, COS, kayo po ay professional. So therefore, kung professional ho kayo, ang kontrata nyo si COS, babayaran po ninyo mga bossing either percentage tax or VAT. Depende ho sa gross ninyo. Plus, magbabayad din kayo ng income tax. And of course, may withholding tax ho yan, expanded. Ha, letter E ang umpisa. Expanded withholding tax para ho sa COS. Okay? Pag ang kontrata ninyo ay JO, ayan, JO, ito po, JO. Kayo ho ay employee. Ayan, employee ho kayo ng government. For example, ng DSWD. Kung employee kayo ng DSWD, ang government agency na yan, ay dapat mag-withhold ng compensation withholding tax. Letter C. So, ibig sabihin, exempted na kayong magbayad ng percentage tax at saka exempted kayong magbayad ng VAT kasi ito ang tawag compensation. Okay? Compensation. Ayan. Compensation. Wala kayong babayaran. Tingnan nga natin yung isang example na pinadala sa atin ni Mau. Okay? Ang panlaban po ninyo dyan, itong batas na to. Kasi itong batas na to, ayan o, DBM, DSBA Circular No. 1, Series of 2008, dinefine dito yung COS at saka yung JO.
Ang sabi rito, ang JO ay empleyado. Hindi ko lang sa inyo mapakita ng malaki. Pero kung titingnan natin yung example na ibinigay sa atin ni Mao doon sa kontrata, ayan si Mao, di ba? Mao, thank you very much at na-open mo yung mind namin sa nangyayaring kalokohan dito o mali. Ah? Hindi naman lahat ng tao mahusay eh. Kaya may maling ginagawa. So, dapat kausapin natin yung sa accounting ng DSWD o sa finance. So, mapapansin nyo, merong pinadala sa akin si Mao dito. Ito, to. Ayan, o. Oh. Ito isang sample ng DSWD contract. Memorandum of, ayan, o. Oh. Gawa ito ng DSWD at saka ni Julie. Salamat, Julie, ha? Salamat. Para itong kontrata na to, sorry na may papakita ko rito, para ho, mapakinabangan ho ng lahat ng DSWD na may JO. JO ho ito eh. Paano mo malalaman na JO to, Mr. Maestro? O sabi dito, ikaw daw ay contractor, pero sabi rito, compensation mo yun. Ang tawag sa'yo, for services rendered under this agreement, contractor shall receive monthly compensation in the amount indicated either in schedule or particulars marked. So, compensation. Ang ginamit na word ay compensation. Oh, ang tawag sa'yo, contractor. Pero, ang ibinabayad sa'yo, compensation. Since may compensation ka, ayan, oh. Ay, nawala. Okay. So, may compensation ka. Tawag lang sa'yo, tsaka monthly. Okay? Since monthly to, at tsaka yung di ba? For the purpose of payment, sir, the DS may require contractor to submit accomplishment report on a daily time record. Nakita mo yung word na yon? Hindi ko lang maano eh, hindi ko lang makulayan. Yung daily time record sa ibabaw ng to, responsibility. Ibig sabihin, empleyado ka. Meron kang daily time record, meron kang punch card, meron kang, ang tawag nito sa mga empleyado, o nga, punch card or time record, o ano ba tawag dun? Daily time record, yun nga, di ba? So, empleyado ka. So, since empleyado ka, hindi ka kailangan magbayad. Sila, ang government, ang siyang magbabayad ng ano, ng withholding tax. Okay? Ayan ha, na-discuss ko na yan. Buburahin ko na ito dito at pupunta tayo sa susunod na topic. Burahin ko na rin to. Pak! Ayan. Ang susunod natin topic, mga kasama, ay itong tungkol sa BIR. Books of accounts. Pero gusto ko sanang ibigyan muna kayo ng konting background tungkol dito sa ating nagpapagawa na ho ako nito. Registered Tax Specialista. Ano po yan, PIN? Lalagay natin dito. Yan, lalagay natin dito. Na pag meron tayong kliyente, pupunta tayo sa BIR o Government Services, ito po yung magsasabi na tayo ay isang Registered Tax Specialista. Specialista ho tayo. Diba ang doktor, para malaman mo siyang doktor, nakaputi, diba? Tapos meron siyang stethoscope. Yan ho yung symbol as a doctor. Tayo hong mga tax specialista, may symbol ho tayo, yung ating tsapa. Okay? Wag ho kayong mag-alala. Lahat ng nagsisimula pa lang, ako ho yung mentor nyo. Wag kayong mag-alala. Tuturuan ko ho kayo at bibigyan ho kayo ng mga pointers para umunlad ho ang buhay nyo bilang mga tax specialista. So, pag-usapan natin itong kalalabas lang, mainit-init pa, na rule ng BIR. So, ito po siya. Ayan. Okay, tanggalin ko lang yung aking muka dyan. Ang sabi ho dito, keeping, maintaining, and registration of books of accounts. Ayan. Pursuant to section 232. Ayan po yan. Okay, nakita nyo? In relation to train, yan ho yung train, Republic Act 10963, at saka sa Republic Act 11032, ease of doing business. Ay, salamat naman. Salamat, bossing. Ha?
Ang concern ho dito, mga revenue officers at other concern. Ikaw ho yun. Ikaw ah. Basahin natin yung rule. All corporations, companies, partnerships, or persons required by law to pay internal revenue taxes shall use and keep relevant, an appropriate set of bookkeeping records duly authorized by the Secretary of Finance wherein all transactions and result of operations are shown and from which all taxes due the government may readily and accurately ascertain and determine any time of the year pursuant to Section 232 of Republic Act Number 10-960. Train lo ho yan. Gusto ko lang iliwanagin, wag na ho kayong kumuha ng CPA na ang alam ay generally accepted accounting principle. Wag na ho kayong kumuha ng mga bookkeeper na ang alam ay generally accepted accounting principle or PFRS. Kasi ang liwaliwanag eh, kung ano isusulat mo sa libro, nakasulat na rito eh. Diba? Ang bobobo naman natin mga Pilipino kung hindi natin ito maintindihan. Okay? Mga bobo yung mga CPAs, yung mga incompetent CPA, incompetent accountant. Sinabi na nga kung ano ilalaman sa libro, ang kulit nyo eh. Inilalaman nyo pa rin, generally accepted accounting principle, Philippine Financial Reporting Standard. Ang sabi, ang laman ng libro, eto, wherein all transactions and result of operation are shown and from which all taxes due the government may readily and accurately be ascertained. So, ang laman ng libro, bossing, tungkol lahat sa tax. Kasi madali daw at madali at tama, totoo at tama, readily and accurately ascertained. Ang laman ng libro. Kunyeta, eh, kung ano-ano ginagawa natin sa libro natin eh. Tapos binabayaran ka ng mga taxpayer, walang laman yung libro. Ano ba ginagawa mo sa buhay mo, bossing? Sinisira mo yung pamilya mo, di ba? Binabayaran ka, tapos yung libro, walang laman. Pagdating ng audit ng BIR, hindi ka makita. Pag i-issue ng cheque sa'yo, lagi kang present. Wala pa kang cheque, present ka na. Ano ka ba naman? Taxpayer may maintain its books of accounts in any of the following manner. Manual books of accounts, loose leaf books of accounts with permit to use, and computerized books of accounts with permit to use. Naalala ko tuloy. Okay. Ito po mga kaibigan. Pakibasa natin uli. Sabay-sabay tayo. Ready? Get set? Go. Computerized books of accounts with permit to use. Okay, meron akong balita sa inyo. Pero bago yan, ba't ba ako nakatingin ganun? Dapat nakatingin akong ganun. Bago yan, isa munang intro. Ayan mga kasama, may magandang balita ako. Lahat kayong mga nanonood sa akin, inilabas na po ng BIR yung permit ko, permit to use. Nakita nyo, computerized books of accounts. Itong books of, yung, ang pangalan kasi nito is resibo.ph. Isa po siyang computerized books of accounts. May permit ho ako. Ako lang ho yung kauna-unahan sa buong Pilipinas. Pam 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 pam. Ayan, ako ho yung kauna-unahan sa buong Pilipinas na may computerized books of accounts with e-invoicing. Ayan, e-invoicing. Ibig sabihin yung computer books of accounts nyo, kaya na hong mag-issue ng resibo. Electronic, ha? Oh. At ito po, mga kasama, wala ho kayong gagastusin kay Mr. Maestro. Pahihiram ko sa inyo. Lahat kayo, bibigyan ko. 2019, bibigyan ko kayo ng resibo.ph, bibigyan ko kayo ng privilege na magamit po yan. So, yung libro nyo, automatic ho yan na nag-e-entry na. Ha? Imaginin mo, makakatipid ka sa mga incompetent na bookkeeper, incompetent na accountant, incompetent na CPA, di ba? Makakatipid ka! Okay.
So libre ko. Eh, Mr. Maestro, lagi ka naman naglilibre res. Kasi gusto kong tumino ang bansa natin. Kikita ko milyon, bilyon pa nga eh. Ilgen, G, Ilgen, G, Ilgen. Okay. Libre ho yun. Sinabi ko na punyeta, wala nga bayad eh. Okay. Sabi dito, books of account shall be kept at all times in the place of business of the taxpayer. O ngayon, pag nagka-computerized books of accounts ka na, di ba? Pag computerized books of accounts ka na, hindi ka na matatax mapping ng BIR. O, ayan o, tax mapping ng BIR. Nakita niyo yan? Wala nang tax mapping sa books of accounts. Wala nang tax mapping sa resibo. Why? Nasa computer na. Nasa internet. Nasa cloud. Et cetera. Tuwan-tuwa ako. Kasi nakuha ko na yung permit last week. At pahihiram ko sa inyo, meron kayong privilege. Okay? Meron lang akong hinihinging pabor. Pakisabi mo sa katabi mo. Pakisabi mo sa pinsan mo. Pakisabi mo sa kapatid mo. Pakisabi mo sa buong mundo, may libreng gamit ng computerized books of accounts with e-invoicing. Yung resibo mo, nasa computer na. Okay? Pag i-issue mo na resibo through email. Okay. Yaan, mga kasama, regalo ko po sa buong Pilipinas. Pag regalo, walang bayad. Ng pitong kuba, ang kulit mo eh. Okay. Now, wala nang tax mapping. Wala nang oplang kandado. Okay. Now, nasa na ako? Kaartihan ko, nakalimutan ko sasabihin ko. Okay. So, yung binabasa natin. Binabasa pala natin to. Okay. Yan. So, yung libro mo, laging nasa computer. Kahit na umalis ka ng bahay, umalis ka ng opisina, nasa computer. Tanungin ng biyaya, nasa yung libro mo? Nasa computer. So, laging nasa place ng business, di ba? Such books of accounts, sabi rito, such books of accounts, ito, such books of accounts, ay, kumulay ka. Ayan, such books of accounts, such books of accounts, books and register together with records, vouchers, and other supporting papers and documents prescribed by the Bureau of Internal Revenue kept by taxpayers shall be preserved intact, unaltered, and unmutilated. Keeping of two or more sets of books of records and books of account is prohibited. Okay naman yun. All entries in the manual books of account shall be handwritten. Ayan. Kasi yung iba kasi, eto nga, pinagbabawal na yung printout. Ayan o. Printout of the accounting record pasted, glued, inserted onto pages, sheets of the registered manual bound books of accounts are prohibited. Yun. Pinagbabawal na po yung, ano, idikit nyo yung, mag-Excel ako, sir, Excel. Tapos ididikit ko sa books of accounts. Bawal po yun. It must be handwritten. Okay? Are prohibited and subject to penalty pursuant to existing revenue issuance. Okay. Registration of books of accounts. The manual books of accounts shall be registered before the deadline for filing the first quarterly income tax return. Hindi na po December 31. Okay, binago na. Or the annual tax return whichever comes earlier. So, ibig sabihin, before the deadline, so kung ang deadline is April 15, o di April 15. Okay? Eh, laging April 15 ang deadline yan. So, huwag na kayong magmadali. Loosely, books of accounts, invoices, receipts, and other accounting records shall be permanently bound and presented for registration together with a sworn statement attesting to the correctness of the entries made. And the number of all invoices, receipts, books of accounts used for the period covered to the RDO, etc., etc., where the head office or branch is duly registered on or the 15th day after the end of each taxable year. Okay, so ibig sabihin, January 15 of the following year. Or within 15 days from the closure of the business, etc., etc. Computerized books of accounts, itong pinahihiram ko sa inyo. Ayan. Computerized books of accounts and other accounting records in electronic format, yan ho yung pinahihiram ko sa inyo. Bibigyan ko kayo ng privilege. Tawagan nyo ho si G at si Iljen.
Pag hindi nag-perform yung dalawang managers kong yan, sabihin nyo sa akin. Pag-uusapan namin yung kanilang plano. Okay? Computerized books of accounts and accounting records in electronic format shall be submitted and registered to RDO, etc., etc., where the head office or branch is duly registered within 30 days from the close, o ibig sabihin, January 30. Then, within 30 days from the close of each taxable year, etc. Examination. Okay. Corporation, etc. Okay. Okay. Pinag-uusapan dito eh. Corporation, companies, partners, etc. whose gross earnings exceed 3 million shall have their books of accounts audited and examined yearly by independent certified public accountant. Ang liwaliwanag dito, bossing ha. Ano ang pina-audit? Books of accounts, hindi financial statement. Diba? Sinabi ko na sa'yo yan eh. Ang pina-audit ay books of accounts, hindi financial statement. Okay? Niloloko ka ng accountant mo kung yung pina-examine sa'yo ay hindi books of accounts. Okay? Financial statement. Kasi sinabi na nga dito, ang i-examinin ay books of accounts. Kukulit na mga CPA dito sa Pilipinas. Alam mo, pag ang CPA in-examine financial statement mo, bobo yan. Incompetent na CPA yan. Punyetang CPA yan. Pag ang auditor mo, ang accountant mo, bookkeeper mo, ang pina-examine financial statement, bobong CPA, bobong bookkeeper yan, at bobong ano yan, accountant yan. Tanggalin mo na, sayang yung binabayad mong pera. Punyeta sila, hindi, wala silang karapatan sa accounting profession saka sa tax practice o tax specialista. Ayaw nilang sumunod sa batas eh. The law gives you opportunity. Pero pag hindi ka sumunod sa batas, the law will impose obligation. Obligation has a penalty imposable sa hindi nag-comply. Kuha ninyo? Retention. Ito ngayon ang retention. 10 years. Okay? Ang retention po ay 10 years. Kaya, dapat ho, nasa digital na yung inyong books of accounts. Kasi sabi rito, paano sir i-retain? Nakalisulat dito. All taxpayers, all taxpayers are required to preserve their books of accounts including subsidiary books and other accounting records for the period of 10 years reckon from the day following the deadline in filing or if filed after the deadline from the date of the filing of the return for the taxable year when the last entry was made in the books of accounts provided that within the first five years, reckon from the day following the deadline in filing, or if filed after etc. was made in the books of accounts, shall retain hard copies of the books of accounts, including subsidiary. So, tapusin ko na nga. Thereafter, the taxpayer may retain only an electronic copy of hard copy. Electronic copy of the hard copy paper of the books of accounts, subsidiary books, and other accounting records in electronic storage system, which is compliant with the requirement set forth in Section 2A of Revenue Regulation 5-2014. Explain ko lang sa inyo, sir, kahit na lumagpas na tayo ng 7:30. So, ang sabi ng batas, ng ating rule, buburahin ko to. Oy, mga taga-DSWD, ha? Basahin ho ninyo yung contract nyo. Ang sabi diyan, compensation. Hindi naman professional fee yung ano eh. Yung binabayad sa inyo. Ang sabi, compensation. Ang definition ng compensation po ay nakasulat sa RR 11-2018 at saka RR 2-98. Kaya compensation withholding tax dapat 'yan. Okay? Mga taga DSW, mga social worker. Kapag gano, tutulungan namin kayo ni Mau.
Kontakin nyo si Mau, si Maureen Brasa. Ngayon, yung 10 years, ayan. So, halimbawa, ito April 15. Ayan, April 15, 2019. Nag-file ka, 2019. So, yung pagdating ng 5 years, bibilang tayo ng 5 years. Ayan, 5 years to. 2019 plus 5, 2000 ano. April 15, 2024. Dapat daw ito, hard copy meron ka. Ayan. Kuha nyo? Meron kang hard copy. Of course, kung may hard copy ka, meron ka ring soft. Ayan. So, dalawa yung mini-maintain mo. Hard and soft. Parang itlog. Tapos, yung susunod, hanggang 10 years, ayan. Dapat daw dito soft copy. So, ano yan? 2029, April 15. Ayun. Soft copy. Eh di, yung i-scan mo yon. Kung ikaw naka-manual ka, manual books of account, i-scan mo yan. Tapos ilalagay mo sa USB. Diba? Ilalagay mo sa USB. I-scan mo, lalagay mo sa USB. USB. Okay. Doon ho sa binibigay ko sa inyong program, nag-automatic entry na ho siya. Tax accounting ho ang entry. Ngayon, ayan po yung program, permado na. Tax accounting ho yung entry. So, in accordance na kagad siya doon sa sinasabi ng rule ng BIR, madali nang i-trace yung account, yung ano, yung purpose. Ayan o, yung purpose yan. Ito pa naka-importante, itong purpose na to. Okay? Yan. Yan ho yung purpose ng books of accounts. Okay? Huwag niyong kakalimutan yan. So, bukas, pakilagay niyo dyan kung anong gusto niyong topic na discuss ko. At i-discuss natin. Okay? See you tomorrow. And happy birthday sa lahat ng may birthday today.